Alright, dito na tayo sa Doberman Kennel. Alright, ito. Uy, Asia. Tapos, shawarma. Kaya, good morning! Sir Joel, good morning! Dito tayo. Pero nanganak na yan dati. So ito mga Dengalista, mag-i-stud sila Kuya Jerry. Import line to mga Dengalista, yung husky na to. Tingnan niyo yung mata niya mga Dengalista, ang gwapo. So magandang hapon muli mga Dengalista. So ipapakilala ko natin, hindi ko na patatagalin ang nag-iisa at ang tawag ko nga sa kanila ay The Triple J. Please welcome the owner of Doberman Kennel, Mr. Joel Valderrama. Sir Joel, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. And maraming salamat sa pag-welcome mo muli sa amin dito sa iyong kennel. Kamusta Sir Joel? Una-una po sa lahat, salamat kayo din kasi mula nung nag-vlog kayo dito sa amin, marami nang man na nagpa-reserve na halos lahat ng Doberman na naka-reserve na. Tapos lahat ng ibang puppies ko, yung golden yan, napenta na lahat. So salamat sa inyo. Saka nga pala, panoorin nyo lagi ang vlog ni Kuya Odeng. At ni Kuya Mark Vlogs. At ni Kuya Mark Vlogs. Sir Joel, meron ka bang gustong batiin muna bago tayo magsimula? Binabati ko lahat yung mga dog breeders, mga lahat ng dog lovers. Yan. Saka gusto nga palang ang tawag dito, yan ang sa inyo na malapit na namin i-launch yung aming bagong Majesty Dog Food. Malapit na siya i-launch sa market by next month. So abangan nyo po yung Majesty Dog Food. So yung mga Dengalista, merong mga bagong aso si Sir Joel dito sa kanyang kennel. So ipapakilala niya sa atin isa-isa ang mga bagong import na dogs from different countries na pinanggalingan ng mga aso niya ngayon dito. So mamamangha kayo sa dami, sa ganda, at sa syempre, bihira lang makakapag-abil nito mga Dengalista. Napaka high class na mga aso niya ngayon dito. So ayan, umpisa na natin sa ano pong aso yung bitbit niya, Sir Joel? It was yung ano ha, bali al po namin to, mga import po namin to ni Kim Majesty Kennel, kay Kim. Ito po tinatawag na Samoy. Samoy. Import po from Vietnam. Mm-hmm. Yan. Napaka-sweet, caring, loving po ng aso na to. Ayan. Ang ganda. So, para siya may mas. Oo, para siya. Parang ano, husky ito yun siya. Pero, madalang pa rin po ang meron nito eh. Galing Vietnam po to, Samoy. Samoy, mga Dengalista. Mga ilang buwan po yan, sir? Ano po, 4 months na po to. 4 months. Opo. 4 months na siya. Ito, yung Samoy niya, 4 months, mga Dengalista, hindi to binibenta ni sir. Bali, gagawin niyang, ano to, breeder. Opo, gagawin yung breeder to. So, bali, pagka dumami na ito, mga Dengalista, pwede na kayo mag-avail kay Sir Joel. Meron din po kami sa, ano, sa isang male, pangalan niya Alpha. So, pang-stud po namin yun na ganito rin Samoy. Yung itsura ng aso na to may pagkakahawig sa husky, no? Ang mga imported kasi na aso, sensitive eh. Pansin ko eh. Saka ang Samoy, ito, hypoallergenic. Mm-hmm. Hypoallergenic, ibig sabihin, kahit na allergic sa mga balihibo ng aso, pwede siya. Mm-hmm. Kagandaan ng Samoy. Hypoallergenic. So, super sweet, caring, loving. Kasi nila, laging inahag eh. Talagang pambit-bit eh. Mm-hmm. So mga Dengalista, bukod dito sa aso niya na female, ay meron pa siyang available na for stud na nasa Pampanga. Oh, nasa Pampanga na kay Kim Majesty Kennel, si Alpha.
So si Alpha, sinasali na rin namin ng dog show. Nung nakaraan, punta kami ng SM Pulilan, saka SM Baliwag. So, lagi silang nagcha-champion din, tulad nila Gold. Yung last time si sa Baliwag, sir, Joel, di ba, meron kang pinakita sa amin na pictures na nagkaroon sila ng places. First place, second place, and third place. Lahat nakuha mo? Lahat nakuha namin. Lahat nakuha namin. So, salamat naman sa mga judges, saka mga ano rin naman kasi ito, mga bibo rin naman kasi mga alaga namin ito. So, yung mga Dengalista, naka-flash ating screen, tingnan ninyo. Kinuha ni Sir Joel lahat ng places doon sa sa show ng dog show. Lahat na aso, panalo lahat sila. Ayun, kaya ganun kaganda at ka-quality yung mga aso niya dito sa kanyang kennel. So, yeah. Sir Joel, ano pa yung pwede mong ipakita sa amin? Ipapakita nyo sa inyo si Gold. Si Gold. Wait lang. Ito si Gold. Yeah. Ay, mga Dengalista, tingnan nyo. Ito si Gold. Ito yung back-to-back champion lagi sa SM nung kami dog show doon sa Summer Dog Olympics. Ilang buwan po yan, Sir Joel? Si Gold ay 6 months. 6 months. 6 months at babae. Babae siya, babae. So, balak din namin kumuha ni, ni partner namin, partner ko din sa kennel na si Kim, yung Kim Majesty Kennel. Ng lalaki. So by next month siguro makamagkaroon din kami ng future stud para sa lahat ng mga giant poodle. Etong aso mo na poodle na to, mga ilang months bago mo siya pabulog? Siguro mga 10 months pwede na siya. Tapos mag-out ka na rin ng mga puppies. Oo, mag-out na rin kami ng puppies. Ayun, mga Dengalista, abangan ninyo itong poodle ni Sir Joel. Malapit na to, pagka napabulog na at meron ng pang-out na puppies. So, aabangan nyo to sa market, sigurado. Bali, siya, import from Vietnam. Import from Vietnam. Import. Tapos, 6 months. 6 months. And female. Female. Ito yung tinatawag ng mga standard na poodle. Kasi mga Dengalista, may tatlong klase ng poodle. Merong miniature, toy poodle, yung maliit na lagi nakikita ninyo dun sa market. And of course, ito ang wala sa market, ang giant poodle. So alam nyo naman kung magkano ang mga presyo nito. So search nyo na lang sa Google kung magkano nag-range ang mga standard giant poodle. Okay, meron pa ang isa, si Wanda. Mga Dengalista, next natin ay ang Caucasian. Galing from Russia, Caucasian of Charka. Bali, magpo-forma sa puto. Galing Russia. Russia. 35 kilos. Puro mga babae ang bagong import na aso ni Sir Joel. Dito lang yan sa Joberman Kennel. Ito naman, Sir, mga ilang months pa po babago natin itong pwedeng pabulog. Kasi kami, mostly 10 months pataas. Pwede na namin i-study. Basta maghit na. So nag-i-start na si Sir Joel o ang Joberman Kennel na mag-breed ng mga giant dogs para meron kayong makita sa market. And of course, para meron din kayong makitang nakakatawang mga dogs dito sa channel ni Kuya Odeng at ni Kuya Mark Vlogs. At dito lang kayong makakakita kay Sir Joel. Halos lahat ng klase ng aso nandito na halos, di ba, Sir? Halos gusto ko kasi magkaroon tayo ng lahat ng breed klase ng ng breed sa baro. So para hindi na sila mahanap kung nandito na lahat sila. Ganun sila lumuyo. Itong pinakita namin sa inyong mga puppies, ito pa lang yung mga bago. Pero sa first video natin, nandun yung mga halos lahat ng mga puppies niya from small, medium, and large. And extra large, meron pa siya, Great Dane. Na babae po yun, Sir Joel. Oh, yung Great Dane namin, na siya, bali na-stud na siya. So mga after a month, pwede na siyang mag-label. Ano-ano yung mga aso mo rito na pwede nating for reservation? For reservation, meron na, bali yung GSP ko, yung German Shorthaired Pointer, available na rin siya. So after a month, pwede na rin kayo magpa-reserve. Ano pa po? Doberman, meron pa rin yung anak ni Igor, yung anak ng import ko. Tapos yung dalawang English Bulldog ko na tricolor for heat. Black seal. Heat na siya ngayon, so i-stud na rin siya. After 9 days, pwede na namin i-stud. So magkakaroon din kami ng German Shepherd namin, i-stud na rin. So magiging available na rin siya. Meron pa, nandun pa, may mga Bull Terrier. Mamaya, gusto niyo makita nandun. Ayan, papakita sa atin, sir. So ito, next mga Dengalista, ito naman yung kanyang Chow Chow na blue hole. Blue, tama? Tama, blue. Sir, ano pong pangalan ng Chow Chow na to? Si Mamba. Si Mamba. Si Mamba po ay ilang buwan?
Bali ano po siya, 5 months. 5 months and male. Opo, male po siya. So future stud ng Jobberman Geno. Bali sa stud services po namin, free board and lodging na po yun. So pwede din namin i-pick up yung dogs nyo, tapos dadali namin dito sa kennel. Free meal, so kami na po bahala para more convenient para sa inyo. Meron po kaming mga husky, makikita nyo mamaya dyan yung mga import namin na husky, mga woolly, agouti, mga Doberman. Halos lahat po ng pang-stud meron na po kami dito. So, punta lang po kayo dito sa Doberman Kennel. Open po ng kennel visit anytime. Ayan. So, yung mga dengalista, yung ipa-flash natin sa screen yung FB page ng Doberman Kennel para kung meron man kayong mga inquiries, meron man kayong mga katanungan about dun sa stud service ng Doberman Kennel, bisitahin nyo lang ang kanilang page diyan sa naka-flash sa ating screen. Ito nga po pala yung mga pang-stud namin ni Kay Majesty Kennel sa ng Doberman Kennel. Ito si Hermes. Hermes is from Thailand. Yan, import from Thailand po siya. Ilang buwan na po yan, sir? Bali, mahigit 1 year na po si Hermes. Ito, magkano pag may mga viewer subscribers tayo or mga kaibigan tayo, magkano po ang pa-stud sa kanya? Ang stud fee po namin ngayon kay Hermes is 23,000. 23,000. So, 23,000. Ang pa-stud na ito, katulad ng sinabi nyo kayo na, kayo yung magpipick up, pwede? Pwede po magpick up. Tapos po, dadali namin yung mga dam nyo dito para kami na mag-stud. Tapos isesend na lang po namin yung mga photos and videos para pumakita nyo na paano namin i-stud yung mga alaga. Next po natin si Habagat. Si Habagat naman po, Bali Island born po siya. Ngayon po, i-stud po siya tomorrow kay sa aso ni Sir JR saka kay Ma'am Clarice. So yan po. Ang next po natin, ito ang guwapo mga tengalista. US import si Baylor. Yan po yung number one na pang-stud ng kay Majesty Kennel din. By eye ako tawagin. Opo. Ano po? Meron po siyang nakaano ngayon sa may naka reserve na pong pang-stud siya ngayong by tomorrow kay Governor po ng Nevay Siha. Opo. Magkano po ang stud sa kanya? O, dati po 35, ngayon po ay binibigyan namin ng 30,000. 30,000. Opo. 30, si Habagat po. Si Habagat po 15,000. 15,000. Agouti. Agouti po. Ayan po siya. US import. Yung nasa unahan po ulit, ang bloodline po niyan? Bali, Thailand import po siya. Thailand import. Opo, Thailand import, Thailand. Si Hermes. Okay. Number one din po namin pang stud yan. Ng Kim Majesty. Okay. Ito po, ito po si Habagat. Bali, ano po siya, island born. Anak ng import. Okay, ang ganda niya ito. Opo, ito po si Valor, US import, Agouti. Agouti. Opo. Ayan. Tapos ito pong babae. Bali, siya po yung i-stud niya for tomorrow. Okay. Okay. Bali kanina naka-isa na siya. Opo, naka-isa na po siya. So, sa makaliwa pa po pala susunod niya yung next time. Bali, ito po yung mga aabangan ng mga natin, ng mga viewers at mga subscribers natin para meron kang 4 hours. Opo. Ito yung dala, naghahabol ng manok. Hinabol yung dalawa. Hinabol na yung agila. Alright. So, next niya mga dengalista, ito yung pinaka, yung, ano ba itatawag natin dito, sir? Yung pinaka... Or ito yung mga talagang trademark ng Doberman Kennel. Mm-hmm. Ayan. Trademark ng Doberman Kennel. Pusidudes, ito po yung Pure American Doberman. Ayan. Si Dudes po. Si Dudes. Ito naman po yung si Elmo. Anak po ni Elmo to. Na Elmo. Na ngayon ay naanak naman ni Igor. Ito po yung... may mga anak ngayon nandun na may mga available pa rin po. Ito yung nandun sa loob, di ba? Ay, nasa loob na karan. Tapos yung mga puppies niya, awat na siya. Ayun. Tapos ito na si... Ito po si Igor. Si Igor. Si Igor po, isang araw, nasa SM Baliwag po kami. So, sumali din po siya ng dog show. So, naka second place naman po siya. Ang kalaban niya doon, puro Doberman din? Iba-iba po, iba-ibang breed. So, ayan. Mga dengue sa tingin niya, tangkad doon. Ayan. Yan si Igor. Si Igor. Import from Russia. So, 35,000 din po. Naka-promo din kami ng stud dyan, 35,000. Alright. So by today po, may dadating pong taga Angeles City, magpapa-stud po sa kanya. Mm-hmm. Yung next po natin, yan po yung si Elmo, breadwinner ng Doberman Kennel. Yan, makikita niyo po sa mga group ng Doberman, halos lahat po ng mga female na stud na ni Elmo, Euro-American. Magkano po ang stud kay Elmo? Kay Elmo, 12,000 po. 12,000. Opo.
Oh, yeah, mga all in na po yung kasama na dito, free board and lodging, free meal. Tapos po itong dalawa. Ito po yung ano, female po to, si Queenie. Ito yung Euroline, Rottweiler. Mm. Ayan po siya. Malapit na rin siya maghita po si yung aking pang-stud na Belgian Malinois. Si ano to? Si Turbo. Ito yung mga gray sable. Oo, yung apo ni Nimbo Negrito. Nimbo Negrito. Ayan, mga kadigas. Mabay po lahat yan. Nakita niyo yung mga aso ni Sir Joel. Ang lalaki. Basta gusto ko lang lagi malinis. Malinis Ang kailan. Oo, mga kadigas. Ito naman yung kailan niyo. Ayoko lang. Ang presko. Alright. Yun. Ito pa pala si, ano, si Bison. Ito lang. Ito yung pang-stud namin, Merle. Ang presyo po nito ni Para sa stud fee naman po, 30,000 ang aming stud fee. Okay. Kay Bison. Tapos po, ano pa ba yung mga pang-stud mo dito na English Bulldog? English Bulldog, yung isang pang-stud ko po nasa Camellia, nasa Baliwag. Mm-hmm. So, yung ano mga nandito po, puro mga babae na? May babae, may lalaki po. Yun. Tapos po ito, ito po, buntis na po siya, si Nova. Ayan, buntis po siya. By next month po, magle-labor na rin. Hmm. Tapos po, ito, si Benwa, naka-ano na po siya, bali, hit na po siya ngayon. Kasabay po ni ano, kasabay na rin sila. Hit na rin. Oo, ni Teddy. Hit na rin yan, dalawa. So, sabay na silang ma-i-stud. Opo. Ayan. So, may available nga po pala tayong mga papi, yung German Shorthand Pointer, GSP. 3 female, 4 male. O, available na po siya for reservation. Magkano po ang out ninyo nito? 30,000 sa female, 25,000 sa male. Ayan. Okay na. So, mga dengalista, bukod doon sa mga pinakita sa atin ni Sir Joel, meron pa siya dito pang stud na Shiba Inu, import from Japan. So, 25,000 naman ang stud fee niya. Pwede na siya. Tapos, meron pa siyang imported na, may imported din siyang alaga dito, si Taga. Ayan. Yeah, si Taga. Kuntik na nga niya. Makaldereta yan. Buti na hanap. Taga. Kasi nawala siya ng almost 2 weeks. So, hinanap namin. May nagbenta. Binili ko ulit siya. Pinuntahan. Para masilis Taga. Dahil alam ko, kakatayin na yan. O yun, mga kadanggalis na nakakatouch yung istorya nito ni Taga. Dahil napakabait ni Sir Joel. Talagang hinanap niya si Taga. Dahil nawala nga dito ng 2 weeks at nakita ni Lad na nandun na. Oo, nandun na. Malapit ng katayin. Kakatayin na siya. So, yan ang mga klase ng mga dog breeder talaga, mga kadengalista. Hindi niya hinayaan na mawala sa kanya si Taga. Di ba? Opo. Bali, lahat ng aso, imported, aska, lahat po niya na mahalaga sa atin. So, hindi natin pababayaan ng mga. Taga! Pero hindi ka kinausap na mayari. So ito mga dengalista, kanina nandun tayo sa harapan ng Joverman Kennel. Ngayon pupunta tayo dito sa likod dahil meron pang mas marami pang ipapakita sa atin si Sir Joel ulit dito sa likod ng kanyang kennel. So sa mga nakapanood na ng video na first video na in-upload natin ng Joverman Kennel, yung link na video na yun ay ilalagay natin sa description para makita nyo yung unang bisita namin dito sa kanyang kennel. So ayan mga dengalista, malapit na tayo. Ito mga kadengalista. Napakadami niya aso dito. Ito yung Great Dane. At buntis na ito ang Great Dane. Yan yung Great Dane. Ano na ito? Buntis na yan. So mga 1.5 months maglelabor na rin. Ito mga 2 to 3 weeks maglelabor na rin ito. Mga golden. Anak ng import yan. Profiler yan, butis din po ito. Tapos yung Julia, yung Bull Terrier. Julia. Anong tawag dyan? Bull Terrier. Bull Terrier. Bull Terrier. Bali, buntis na rin po yan. So, this month po ang ano yan, magle-labor na rin. Saka yung Husky, standard. Magle-labor na rin. Saka ito, buntis din po. Saka yung Contact Bully. Yeah. American Bully. Dami. Marami kayong aabangan mga puppies for out ni Ito, hit na rin po ito. Bali, 3 days po, istad na rin po namin ito. Aming German Shepherd. Ayun. Tapos, ayun po sa mo, sir. Binibenta mo ba yan? Wala, mga pet lang namin yan. Ito, mga pet. Pero yung mga anak niya, binibenta rin naman namin. Ito, Himalayan? Ano, Persian. Persian? Persian po siya. Babae ito, Sir Joel? Oo, babae. Buntis na, hindi ba? Nag-hit na pang 5 days. Istad na rin.
Golden retriever. Pangstad din niya. Pangstad. Pangstad niya si Jimbo. Pangstad. Mga katenggalista, bali ito, merong mga anak si Igor dito, yung mga Doberman, na pwede na sila magpa-reserve, sir? Oh, pwede sila magpa-reserve. Bali kasi pagka in-out ko siya, naka-ano na siya, naka-ducktail, saka naka-declo na rin. Okay. Sa putol na rin ang buntot niya. Magkano po ang out niya dito, sir? Ang female, 50,000, 45,000 naman sa male. Anak ng import na yan, si Igor, yan ang tatay. Ito na yun, bali at ano nga. Ay, sorry, sir. Lahat na yun, pag ito. Naka-Igor lahat yun. Bali 5 na lang ata. Ah, 4 na lang pala, 4 na lang pala 'yung ano diyan, 4 na lang. Sir Joel, paano mo malaman na ito 'yung pina-reserve ni ganito, ito 'yung pina-reserve ni ganyan? Ah, kasi may mga picture na sa akin 'yan. So, alam ko na 'yan, hindi ko lang nalalagyan ng mga tali. Ah, okay. Ayun, 'yan. Ang lulusog mga katenggalista ng mga aso nyo. Ang lalaki, di ba? Yung mga anak ni Igor, oh. Ang lalaki. Ang lalaki, di ba? Ito kay Igor din, oh. Oo, kay Igor din lahat. Ang lalaki mga katenggalista. Mga redras. Sino yung pinakadami ito? Ang nanay niya, si ano, si Lucy. Ah, si Lucy. Oo, yan. Ayan, anak ni Igor. Malaki pa niya, saka yung mukha, di ba? Ang mukha ni Igor, oh. Di ba? Pagtumas-tumayo yun. Oo, mukha ni Igor yan. Oo nga, eh. The best, galing, ganda. Pinayo. Di ba? Astig eh. Diba? Ayan, future ano to. Kung gusto niyo magpa-aircraft ng tayo ng mga Doberman, punta lang kayo sa ano, King Post. Sa may King Post Veterinary Services, sa may Unitop. Bago mag-SM Baliwag, so nandun lang siya. Pwede kayo magpa-ano doon. Napakabait ng mga staff doon, sa docking. May magkano po ba yung service doon sa ganun? Ang services po nila pag pagpa-aircraft, depende po sa timbang. So 2,000 above. So depende po sa timbang, syempre kailangan diyan 'yun eh. Kailangan bago sila aircraft, tulog sila. So yung mga papatulog lang. Kaya medyo mahalo. So performance sa weight ng aso. Yung mga rare color ng beagle. Ayun. Lilac ang tawagin. Oh, ayan. Mga babae. Wala pang ano to, Sir Joel, no? Wala pang anak? Wala pang anak to. Hintay pa natin yun to. Mabata pa siya. Mga bata pa yung mga dito. Maglaan tayo ng mga rare na aso. Meron din siyang pug. Ayan yung mga pug niya. Ma, ito yung pug na gusto mo. Sa susunod na, December na lang ha. Ayan. Salamat po lang sa mga kaibigan, sila Paring Jerry De La Cruz, sila Paring John, yung nangyari ng Sweet Peanut Kennel. So, sa King Paws Veterinary Services, sila po yung nagpupunta dito para i-check yung mga aso. So, sila Doc Kim, sila Doc Maris, sa lahat po ng staff nila na walang tawang sumusuporta dito sa aming kennel. Sa lahat po ng mga nagpapasok, sa Papa Stad. So, ini-invite ko po kayo pumunta dito sa Joe Roman Kennel. Free kennel visit po dito para mapili nyo kung ano yung mga gusto nyo. Saka yun nga pala yung digested dog food, abangan nyo sa market. Malapit na po. Sir Joel, maraming salamat muli sa pag-invite mo sa amin dito at pag-welcome sa iyong kennel. Kuya Mark Vlogs, sama ka dito. Ayan, so kasama ko si Kuya Mark Vlogs and Sir Joel Valderrama. So maraming salamat. Mga katenggalista, sana mag-enjoy kayo sa video na to. And babalik tayo sa susunod ulit pag may mga bago pang mga aso at pang mga stud services si Sir Joel Valderrama. Sir, maraming salamat and thank God you. Bless. Thank you. Thank you so much. Nakakatuwa mga katenggalista kasi napakadaming aso ni Sir Joel dito. At ang kagandahan kasi mga katenggalista, hindi nyo na kailangan lumayo. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa ibang lugar. Dito lang sa kanyang kennel mga katenggalista, makikita mo na kung ano yung klaseng breed na gusto mo. So, bisitahin nyo lang mga katenggalista ulit yung kanyang Facebook page na Joverman Kennel para kung gusto, pero mga kayong mga gusto or mga natipuhang aso na gusto nyo ipa-stud, punta lang kayo dito. Napakabait na tao ni Sir Joel. So, yan lang mga katenggalista. At siguro hanggang dito na lang yung video natin. So, maraming salamat sa mga viewers, subscribers, and sa mga
OFWs na lagi nakatutok sa YouTube channel ni Geoding. Maraming maraming salamat po sa inyo. US, Canada, Australia, Saudi, and Riyadh, KSA, and marami pa. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko na mabanggit lahat. And we'll try our best para ipakita sa inyong lahat yung mga dog breeder natin dito sa Pilipinas. So maraming mga import na mga aso si Sir Joel dito. Sobrang dami mga katenggalista. Marami kayong pagpipilian. Magsasawa kayo mga katenggalista kakaikot dito sa kanyang kennel dahil sa dami ng aso, sa dami ng mga pepeding pag-istadan. And of course, hindi mawawala yung kanyang mga Doberman na talagang mga breeder na pang-stud niya talaga. So yun lang mga katenggalista. Maraming maraming salamat. Muli, ako ang inyong Kuya O. Dito lang yan sa Doberman Kennel. Sir John John, Sir Joel, Sir Jerry, si Kuya Mark Vlogs, at si... Rival. Rival. Yan. Si Kuya Bal. Si Kuya Bal.